Chinese warship 629, Chinese warship 629. This is Philippine Navy warship 16. You are entering in our exercise area. Leave the vicinity immediately. Over. Kumusta mga kababayan? Ito ang bago nating pag-uusapan at tatalakayin ngayon sa Philippine News. Bansang China nagpahayag ng pagkatakot sa Estados Unidos at USS Omaha, LCS-12, nagsagawa ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea at US Task Force ayong imposibleng matagal ng alam ng China dahil sa mga espiya nito sa Pilipinas. At kung hilig mo ang ganitong mga usapin, paki-like and share naman at huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang update at paki-comment mo na din ang opinion mo. Ang US Task Force Ayungin ay ginawang opisyal sa kalagitnaan ng 2024, kasunod ng marahas na pag-atake ng China Coast Guard sa mga sundalo ng Pilipinas noong 17 ng Hunyo sa resupply mission sa Seoul. Kaya pala tahimik ang China sa mga resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Sierra Madre, kasi may binuo na palang task force ang Estados Unidos ngayon lang isinapubliko sa media. Ngunit nalaman ng kampo ng isang kongresista na may mga nakatagong espiya ang bansang China dito sa Pilipinas, kaya di na tayo magtaka kung nalalaman ng China ang mga hakbang ng Armed Forces of the Philippines at ng Amerika. May bagong impormasyon po tayong nakalap, lalo na sa pagkakaroon ng mga espiya ng China dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga POGO. Ngunit ano nga ba ang US Task Force Ayungin at ano ang kanilang tungkulin sa Western Command, WESCOM? Ang mga tropang US sa Palawan ay nagbibigay ng teknikal na tulong sa pamamagitan ng Information Sharing Group sa loob ng Command and Control Fusion Center sa Western Command. Ang suportang ito ay nagpapataas ng ating kakayahan sa Maritime Domain Awareness, isang kritikal na gawain na tumutulong sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at aktibidad para protektahan ang ating mga interes sa West Philippine Sea, paliwanag ni Secretary Anyo sa isang mensahe sa mga mamamahayag noong Miyerkules ng gabi. USR, Maritime Domain Awareness, so tumutulong sila sa pagbibigay ng information about that. On actual direct participation, it is purely Philippine operations. The WESCOM supported by the Philippine Coast Guard. Ayon sa pahayagan, sinabi ng tagapagsalita na si Kanish Kagangopadhyay na ang task force ay nagpapalakas ng koordinasyon at interoperability ng US-Philippine Alliance sa pamamagitan ng pagpapagana sa mga puwersa ng US na suportahan ang mga aktibidad ng Armed Forces of the Philippines sa South China Sea. Ang inisyatiba na ito ay naaayon sa maraming linya ng kooperasyon sa pagitan ng mga puwersa ng US at Pilipinas, kabilang ang proseso ng Mutual Defense Board Security Engagement Board at ang Balangkas ng Bantay-Dagat, bilang karagdagan sa aming matagal ng pinagsamang pagsisikap na tugunan ang mga hamon sa rehiyon, itaguyod ang katatagan, at itaguyod ang isang malaya at bukas na rehiyon ng Indo-Pacific, dagdag niya. Ayon sa isang source privy sa US Task Force Ayungin, ang unit ay ginawang opisyal pagkatapos ng 17 ng Hunyo na pag-atake ng China Coast Guard sa mga piling sundalo ng Pilipinas, na nakadaong nasa kahabaan ng BRP Sierra Madre sa loob ng Ayungin Shoal sa panahon ng isang resupply mission. Ang insidente, ang pinakamasama at pinakamarahas na kamprontasyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, ay nagresulta sa pagkawala ng isang daliri ng isang sundalo at pagkasira ng mga bangka ng Navy. Ang task force ay nakabase na sa Palawan at nagsasagawa ng regular na pagsasanay at pagsasanay kasama ang mga puwersa ng WESCOM. Karamihan ay nauugnay sa rotation and reprovisioning, RORE, mission sa Ayungin Shoal. Gayunpaman, ang mga tropang Amerikano ay hindi sasali sa mga misyon ng RORE. Ang pagbabahagi ng impormasyon ay bahagi rin ng tungkulin ng task force, bagamat iyon ay isang relasyon na matagal nang umiiral sa pagitan ng dalawang kaalyado sa kasunduan. Ang mga sasakyang panghimpapawid ng militar ng Amerika ay madalas na nakikitang lumilipad sa itaas ng West Philippine Sea sa panahon ng mga misyon ng Pilipinas sa mga flashpoint doon. Halos isang buwan pagkatapos ng insidente noong 17 ng Hunyo, bumisita rin sa WESCOM si US Ambassador to Manila Mary Kay Carlson para sa isang coordination meeting. Ang mga opisyal ng parehong bansa noon ay kulang sa mga detalye at kinalabasan ng pulong na iyon. Ang Ayungin Shoal, na tinatawag ding Second Thomas Shoal, ay isang low tide elevation na mahigit 100 nautical miles mula sa Palawan, na nangangahulugang nasa loob ba ito ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Ito ang tahanan ng BRP Sierra Madre, isang barkong pandigma ng Navy,
mula noong 1999 nang kusa itong isadsad ng Pilipinas, mula noon ay nagsilbi na siyang matatag, ngunit kinakalawang na outpost sa bahaging iyon ng West Philippine Sea, inaangkin ng China ang soberanya sa malaking bahagi ng South China Sea, bilang pagsuway sa 2016 arbitral ruling na nagpatibay sa EEZ ng Pilipinas. Ito ang WESCOM na nasa ibang bansa sa karamihan ng West Philippine Sea, o bahagi ng South China Sea na kinabibilangan ng Philippine EEZ. Ito rin ay mga tauhan mula sa WESCOM na namamahala sa karamihan ng mga tampok na inookupahan ng Pilipinas sa mga katubigang iyon, kabilang ang BRP Sierra Madre, sa Ayungin Shoal, isang matagal na flashpoint para sa mga tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang US, noong nakaraan, ay nagsabi na handa itong tumulong sa kaalyado nitong kasunduan sa mga misyon sa pandagat sa West Philippine Sea. Noong Hulyo, sinabi ni US Indo-Pacific Command, Indo-PACOM, Chief Admiral Samuel Paparo na ang pag-escort sa mga misyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay isang ganap na makatwirang opsyon sa loob ng ating Mutual Defense Treaty, o MDT, na tumutukoy sa ilang dekada ng kasunduan. Kaagad pagkatapos ng pampublikong kumpirmasyon ni Paparo sa pagpayag na iyon, sinabi ng Hepe ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Broner na ang Pilipinas ay umaasa muna sa ating sarili, bago bumaling sa anumang tulong sa labas, kabilang ang tanging kaalyado nito. At muling pinatunayan ng Estados Unidos ang suporta nito sa Pilipinas nang nagsagawa ng pagpapetrolya ang USS Omaha sa South China Sea, sa pinagtatalunang karagatan. Ang Independence Variant Littoral Combat Ship na USS Omaha, LCS-12, ay nagnavigate sa pinagtatalunang karagatan ng South China Sea, na muling nagpapatibay sa pangako ng US sa isang libre at bukas na rehiyon ng Indo-Pacific. Nakatalaga sa Destroyer Squadron 7, ang Omaha ay kasalukuyang nasa rotational deployment sa loob ng US 7th Fleet Area of Operations. Ang misyon nito ay pahusayin ang interoperability sa mga kaalyado at kasosyo habang nagsisilbing isang handa tugon na puwersa sa isang rehiyon na mahalaga sa pandaigdigang kalakalan at seguridad. Binibigyang diin ng transit ang papel ng US Navy sa pagpapanatili ng katatagan sa isang madiskarteng mahalagang maritime zone. Kasalukuyang inaangkin ng expansionist China ang halos buong South China Sea, isa sa mga pinakaabalang sea lane sa mundo, ngunit itinuring ng isang tribunal na suportado ng United Nations noong 2016 na walang batayan ang mga pag-aangkin nito, ang communist rogue state inakusahan ng genocide para sa mga krimen nito laban sa populasyon ng Uyghur ay patuloy na pinapataas ang impluensya nito sa mga nakaraang taon sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga umuunlad na bansa. At muling nagpahayag ng pagkatakot ang bansang China sa Estados Unidos dahil sa ginagawang pagpapalawak at pagsulong ng forward deployment ng mga intermediate range missiles at anti-ballistic missiles nito sa Indo-Pacific, sinabi pa ni Lin Jian na ginugulo ng bansang Amerika ang kapayapaan sa Indo-Pacific region, sinabi pa nito na ang US ang pangunahing responsibilidad sa mga nuclear disarmament at nagtaas ng mga panganib sa nuclear. Ang mga kaugnay na pahayag na ginawa ng opisyal ng US sumasalamin sa lumang kaisipan ng bansa sa pagtataguyod ng hegemonya at naghahanap ng ganap na madiskarteng kalamangan ayon kay Lin Jian. Sinabi pa nito na ang US sa mga nakalipas na taon ay patuloy na nag-upgrade sa nuclear triad nito. Pagpapalakas ng papel ng mga sandatang nuclear sa mga patakaran sa pambansang seguridad nito, palakasin ang pagbabahagi ng nuclear at pinalawig ang pagpipigil ng mga kaayusan sa Indo-Pacific region sa mga kaalyado nito, at pagsulong ng forward deployment ng mga intermediate range missiles at anti-ballistic missiles, na seryosong nakagambala sa pandaigdigang estratehikong balanse at katatagan, pinatindi ang kompetisyon at paghaharap ng militar, at nagtaas ng mga panganib sa nuclear. Sinabi pa ni Lin Jian na dapat tuparin ng US ang mga espesyal at pangunahing responsibilidad nito sa nuclear disarmament at higit pang gumawa ng malaki at makabuluhang pagbawas sa nuclear arsenal nito, upang lumikha ng mga kondisyon para sa pagkamit ng sukdulang layunin ng kumpleto at masusing pag-aalis ng nuclear, at gumawa ng mga pagsisikap na bawasan ang mga estratehikong panganib at isulong ang kapayapaan at katatagan ng rehiyon. 反映出美国追求霸权、谋求绝对战略优势的成就思维。美方近年来持续升级三位一体的核力量，提升核武器在国家安全政策中的作用，与盟国强化核共享与延伸威慑安排，推进中导、反导的前沿部署。
严重破坏全球的战略平衡与稳定，加剧了军事竞争与对抗，抬高了核风险。美方应切实履行核裁军特殊优先责任，进一步大幅实质削减核武器，为最终实现全面彻底核裁军创造条件，为减少战略风险，维护地区和平与稳定，做出努力。